RKO, tingin yung kalaban, yung napakatalim niyang oo ay mamamaalam lahat ng kalaban. But then again, ako, syempre, kanya-kanyang preferences yan. Yep. Wow, preferences. English. I'll go with Well Drifters dito for the Serena. And then the Jawhead combination, the Hollywood. Tinamaan ka, Hollywood pa rin. Pero dito, Cottage Furnish. Punta na tapos. Oh my god, look at the damage na binibitawan ni Deb dito. Abyssal trap na tapakan ni Deb. Pero exchange wise nanalo yung new level doon para sa akin, no. And right now, new level still has the upper hand clearing out the Repolyo on the middle lane. Esmeralda galing pang baba, no. The Selena and Roger still busy on taking down the red buff, and right now, Kenshi going for his own purple buff. Yes, very good na rin naman 'yan. Makikita natin dito yung Pakwangdu focusing na rin dito sa serpent buff nila, while on the other hand ng dito si Vat with his Grok securing this dito Wanderer for Selena sa malamang. Yes, and right now, eto naman, rotation na naman papuntang mid lane. Kanya-kanya din ang wave kasi itong unang dalawang catapult minion, guys, malaki yung bigay na golden XP kung sino man yung makakalasit yan, guys. Hindi nakakaalam, no? Heads up lang. And onto the bottom lane, ako, bakbakan. Kram versus Nuts, lugi yung ating EPs. Baymax, sabihin mo nga to, I'm not fat, just chubby. Yung sinasabi ni Akai. Hindi ko alam yung tone eh. Pag nalaman natin, I'm not fat, just chubby. Pero makikita natin dito, Kenshi targeting dito kay Sariannat. Gusto niya sa Nuts. Ultimate, sinaksak dito. Puncture is not there though. Sayang ang buhay nung Esmeralda. Kung may puncture, kayang-kayang i-dive sana sa turret. Pero sa mid lane naman, Wangdu, bising-bising i-take down yung first turret dito sa may mid lane. Was on the top lane, bakbakan yung dalawang offlaner natin. Pero nagkahiwalay na rin. Pero makikita natin dito, kahit nagkahiwalay na nga, Escanor versus Wangdu with the Roger targeting that Crab Coin Baymax. Sorry, Paolo lang to. With the security ng Abyssal Arrow, nag-connect pero nakapag-back. Naku po. Saktong-sakto. Kung hindi nakapag-purify yan, parang Baymax, sure kill yes. Yun. So, set. Pero take note that na-purify off Escanor Thames dito, wala na, no? So I think pwede na lang ulitin yung gank na yun. Pero on the bottom lane naman, eto, makikita natin pumapasok na sa may likuran yung tropa natin na si Kenshi. Pasok din yung EPs, the silence is there, di makatakas yung S McKenshi taking the first blood. Pero follow up damage coming from Wild Difference, tuloy-tuloy Wangdu with the basic attack, the slow power of nature is there. Deb is going down as well. Naipit na kaunti lamang dun si Deb, no, with the wall. Nakita mo na nilagay doon ni Van. Pero dito, back away na lang din dito, Kram, together with Kenshi. Pero dito, may bandang back lanes. So, pakwag na, gusto ko ulit. No, ako, maganda, pinapakita ng both teams, ha? Maganda, maganda, maringat ina ang kinalalabasan ng playstyle ng U-Level and Wild Drifters dito. And on the middle lane naman tayo, Dian, naipit dito sa loob ng damuhan. Wala siyang kasama. He might actually be dead from this, pero perfect match just to escape the death. Van, using his ultimate, para lang din makatakas. Perfect match for the perfect escape. Pero dito, ah, falling star mo, nag-connect. Pero Kram, wala ka na dito. Darating si Tim. Look at Tim, naglatag na ng first kanya dito. But then, the vacuum is real. Si Tim backing away na napilitan na mag-disengage. Pero sure kill na sana yun, ah. Yung ipisgang natin doon. Ayan, new level taking down the first turtle of the match. And right now, sila ang mayroong kalamangan in terms of objectives just because of the turtle. Oh my god. Look at the turn rose damage. Yeah. Against the Grok. Grok pa yan na maring Selena, pero unsakit. Halos kalahati ng buhay ng Grok yung nawala this early on to the game. And right now, both of the teams back on farming na lang. Take note, pumama na yung falling star mo na Selena natin. Here comes maring Selena. Pumama naman! White Charge has not been activated, pero makakatakas health root natin thanks to the vacuum of Deb. Yes, thanks to the vacuum of Deb. Daga, with a perfect timing. Look at Van. Abangers pa rin siya. Gusto niya pa rin yung White Charge. Connect! Kill Cam, untikad ka, himpla na lang, hindi pa tumama, kakadito. Grabe still alive? Uy, bumabato pa ng pader. Pero here comes Selena, Doggy taking down Cram, the EPs. Dito ang ganda na pinapakita ng Wild Drifters na ngayon, ang may kalamangan ipet ang tropa mong si Deb. Pero uy, purify out para makatakas ng ganda paring nat. Pero Wangdu still on the go, kumakagat lang. Atlas, ang ganda ng stand dito, pero purify out, the shield will save the Roger, mga kaibigan. Maring Athena, ang linginis ng galawan ng Wild Drifters. Nakita mo, yun yung positioning ng Wild Drifters. Wild Drifters sa harap, Doggy sa likod. Pero dito, Wild Charge is used. Nag-connect kay Kenshi, pero mabilis kasi makatakas yun. Lancelot yun. May punctured tayo with the first skill na pang-forward. Linear direction na direction. Yes, and right now, Maring Athena, look at the rotation ng U-Level.
3-2 yung rotation na ginagawa nila, tatlo sa taas, dalawa yung dumidepensa sa babaw. Vando, hindi pa rin umaalis yung grat natin, hindi na iniiwan yung tropa natin na sinas dito, pero na Ricardo Caligada, Silas Dugatipay is there, plus yung Kalmot is not enough na still alive just because of her shield grat power of nature kinakarga, kinakasa, pero hindi niya ibibitaw. Right now, U-Level still behind laban sa Wild Drifters natin. The Turtle, 8 seconds left until respawn onto the top lane. Escanor, laban sa dalawa. Doggy, walang abyssal arrow na binibitaw. Escanor still alive. Yan, disengage na lang muna for both sides of the team. I think they're going to prioritize the, no, the Turtle nakaka-respawn lang dito. Makikita natin dito, nakasalubong pa dito ni Keshi, but then, target is on to some pack. Wangdu, but then, back away na lang din. Nangungulit dito si Val with his grab while charged. Hindi pwede talaga kakasandun yung power feature niya rin. Diba? Yes. Kapag mga gusto rin sana targetin dito ni Cam yung bottom lane turret dito ng Wild Drifters. But then yes. And again, nakita niya, nagsisignalan sila dito. Sinisimula naman na nakakape ko yung turtle puppet. Diba? Okay lang. Ako pero nahuli dito yung Grack Wild Charge palayo. U-Level having the upper hand in terms of objectives. Tower, Ender 130 dito. Abyssal trap nila pag lang tapos din disengage. Coming from Boss Doggy. So wala na naman teamfight na nagaganap para Athena. Ano lang, safe place na lang muna for both sides of the team. Ayun teams. Maingat sila dito. Makikita mo sumpak Wangyo. May masamang balak dyan sa may bandang Gedli. Pero Pinker up sana. Oh! Oh! Masakit ang binawas, pero look at the bottom lane right now. Inipit na yung headcut natin dito. Nats, bumabata power of nature galing dun sa ating Grack. Uy, wala ka ng pantakas ngayon. The silence is there, pero Doggy, mali yung kanigat dito. Falling Star Moon? Oh, hindi. Nag-ultimate yung headcut natin. Van, almost been taken down, pero nakatakas din. Here comes Dian sa may likuran. Oh my God! Load up with my Doggy. Might fall down dito. The shield is there, pero Dian will be taking him down. Dead Stinger once again coming from Cram. Falling Star Moon dito just to escape, pero susubukan niya tumakas. Dito sa labanan ngayon, apat na miyembro ng U-Level following up. Grabe si Kenshi! Sliding hanggang sa loob ng turret! Kamunti ka na mabasag dito yung turret ng U-Level, but then and again, dumating agad yung respo niya dito. At the turnaround pa, nakapita sila ng isang turret doon sa may bandang bottom lane. But dito, Sumpak Wangdu just doing MMT sa segue push, nakapitas din ng isang turret. Hindi sila pararay in terms of objective. Yes, and right now, U-Level actually has the upper hand. Tatlong tower na yung nakukuha nila, no? Wild Drifters, iisa pa lang, tapos wala pang turtle yan. Grack used his ultimate to escape onto the grass of U-Level dito, having the opportunity to win this game. Actually, hindi pa naman eh. Dikit pa yung laban to the point na, ano, 19-18k lang yung gold natin. 1,000 lang yung kalamangan. And look at that death toll, pantay na pantay. Kung ikukumpara sa round 1 and round 2, parehas na team nag-meeting, nag-huddle. Oh my God, nahuli yata dito si Parik Escanor. Delegado yung kalagayan natin dito. Pero ultimate is been activated just to regenerate himself. Ang ganda ng pasok ng Hellcourt. Ip is still on the go. The silence there. Wangdu, Delegado yung kalagayan. Triple kill. Yaling kay Kraft. Umipi yung play-off. Oh my God. Grabe yung laban na to. Ip's gang is doing it, Baymax, with a triple kill. But look at Nats. Trying to up the minion wave. Dian, sinisimula na ang Serpent Buff dito na Wild Drifters Wild Charge. Pang-clear lang sana dito ng minion wave para hindi makapag-push doon sa may bandang middle lane. Sorry, I'm not seeing na rin na makinontest yung pagiging counter jungle dito ng U-Level. Look at that. Another turtle. Hindi na naman i-co-contest dito ng Wild Drifters parang Baymax. Yes, this is going to be the third turtle of the match and lahat ng turtle tanda natin hawak ng U-Level, and right now they have the control of the map. Ito, hindi nila alam na nag-aabang dito sa Domohan. Delikado to sa paring Nats. Here comes Kenshi, sumaksak ng ultimate niya. Puncture is there, tapos Thorn Rose taking down Esme, killing spree ang tropa natin. Van with the wild charge, sa buhay ng ating Ipis dito. Disengage coming from U-Level, abyssal arrow. Hindi ko alam kung saan pinalipad ni Boss Doggy yun, pero maganda na nakapag-respo rin agad sila. Yes, and look at that, another bonus jungle monster here sa side ng Wild Drifters. Kinuha lang ng U-Level, nag-connect na na yung abyssal arrow nila natin na kinag, kasi nagkaroon tayo ng quick transition onto the top lane. Look at sorry po na lang to doing his best to clear out the minion waves para umangat sana kahit makalagpas man lang doon sa river to give them space to breathe. Yes, tama ka naman dyan. And tandaan natin, Maratina, triple buff si Lance. Napakasakit ng damage sa bibitawan yan sa'yo given by the orange and the turtle buff na may additional true damage.
No, dagdag mo pa yung item niya para Escanor laban sa dalawa. Look at the Kotaran Inferno's regeneration. Takbo! Oh! Dito, pati, yung tunga pa natin na si Wang Du nagre-recall dito. Si Polo, pero wala na magagawa. Wild Drifters dito na pag-iwanan na. Na-stack na yung kills nila sa apat. Whilst yung sa U-level umaakyat hanggang 10. Umaakyat hanggang 10 pa nga. Sinasabi nga dito ni Pati. Look at that. Angat na angat lahat ng linya dito. Naiwan si Wild Drifter Bandito, and it's the monster kill ko kay Ken na may kasama pang TP at sticker. Grabe naman, the sticker is real. Ipis wins games, mga kaibigan. Tropang Asul on the top lane. Helfert and ating Tamos, tamang push lang. Under middle lane naman, pulado ang tropa natin na si Grak. Yung Grak natin actually hindi pa makunat, no? Ang bilis nila, ang bilis nila maubos. Pero I think dito Baymax, isang wrong mistake dito ng U-level, kaya i-turn around to it. Di sila pwede rin magpaka-pampante. Kasi pag nasetupan sila dito ng perfect abyssal arrow, then i-ejector ni Sorry Paul lang to. And don't forget na meron silang Sumpak Wang Du, which is the Roger. Yung damage din naman yan pag nag-scale up, masakit sa masakit eh. Totoo, totoo yan. Tamang-tama yung analysis mong Yamaring Akina. Pero, ey, grabe! Nahuli dito Escanor, but still alive! No? Pumapalag ang dulo ng walang hanggan. And look at the basic attack na binitawan doon ng ating Lancelot taking down. My God, na si Lina of Boss Doggy. Esmeralda still alive, pero Kramed yung umasin doon sa gitna. Here comes Dian, yung vacuum natin will activate as well. Wang Du, though. No, hindi makapalag, hindi rin makadeal ng madaming damage dito against kay Dian, pero the Lord is now marching up to the middle lane. Pero pansin naman pare Paymax, isa lang dito pang long range lang damage. Mostly talaga puro melee attacks dito sa side ng U level. At ang Lord kumakatok dito, RKO! Oh my gosh, pare Paymax! Grabe naman, and right now, tinatapos na ng U level. That is going to be it. 2-1.